Hi guys! Kumusta kayo? Ang vlog natin ngayon is about kung ano yung dapat nyong asikasuhin pagdating na pagdating nyo ng New Zealand. So, hindi ako immigration advisor. Wala kaming alam dyan. Pero, ibibase ko lang kung ano yung ginawa namin, kung ano yung mga pinagdaanan namin. So, let's start. Dalawa yung kailangan mong asikasuhin. Okay? Pagdating na pagdating mo ng New Zealand. Okay. Yung isa is IRD, Inland Revenue Department. Tapos, yung isa is yung bank. Kailangan mong mag-open ng bank account mo dito sa New Zealand. So, ang napili naming bank is ANZ. And by the way, nung bago kami dumating dito, may napanood kaming video. Hindi ko matandaan yung vlogger or yung channel niya. Ang suggestion niya at yung ginawa daw niya is prior to arrival, prior to her biyahe or planned departure papuntang New Zealand was nag-apply na daw siya, nag-open na daw siya ng ANZ bank account. So naisip namin possible naman pala yun para less na nang-aasikasuhin pagdating dito niya ng New Zealand. So ang ginawa namin was like around 3 weeks bago yung flight namin papuntang Auckland, apply kami online dun sa website ng ANZ Bank. Okay? So, may response naman although delayed. Like, I think days bago kami naka-receive ng response. At yung response was ang daming requirements na hiningi sa amin. Apart sa passport, which is the main thing, yung visa nyo ng New Zealand, kakailanganin din yung bank statement, tapos ang daming questionnaire doon, yung isa sa tanong was saan daw manggagaling yung ide-deposit nyo sa i-open yung bank account. Not only that, kailangan nyong i-justify through your bank statements na kung saan galing yung perang ide-deposit nyo to open that bank account. Marami yung questions. And then, after naming na-provide lahat ng mga documentations na hiningi nila, and after din naming masagot yung mga questions nila, again, we receive an automated response lang. And then, after more than a week, nag-follow up kami. And again, meron na namang madaming questions na sinend sa amin. Again, documentations na panibago na hiningi na naman. And ang advice sa amin, nung kaibigan namin, bakit hindi na lang kayo mag-open pagdating nyo dito sa New Zealand? So kami naman kasi, ang in-assume namin, since nga napanood namin dun sa isang channel, dun sa isang YouTube channel, na possible naman daw. Yun yung in-assume namin na pwede naman talaga. So ayun, after naming ma-provide yun, again, dumaan na naman yung more than a week, wala pa rin, walang response. So, tumawag kami overseas from Abu Dhabi to Auckland, New Zealand branch ng ANZ Bank. And, i-review daw yung application namin and yung response namin and yung mga documentations namin. Tapos, a day before ng flight namin papuntang New Zealand,
okay? Doon kami naka-receive ng notification pa lang sa bank, sa ANZ Bank, na meron na kaming, inisyuhan na kami ng bank account number, yung bank details ba, sinend na sa amin. Pero, hindi pa siya activated. In order for us to activate our bank account, kailangan naming magpunta physically sa bank. Okay? Yung sa akin, nakalagay doon, kahit anong branch daw, pwede akong mag-visit to activate my bank account. Tapos yung husband ko naman was given a specific time and branch dito sa Auckland kung saan siya dapat magpunta to activate his account. Pero parehas din naman yung type of account na inopen namin. So, yung nangyari was, pagdating namin dito sa Auckland, okay, after mga one or two days ng pagdating namin sa Auckland. So, since merong malapit na mall dun sa pinag-stayan naming hotel, at walking distance lang siya actually, yung mall na yon, Westgate, dun sa Manukau, Auckland. So, nilakad namin yon, tapos ang nag-inquire kami sa bank, ang hinihingi ng bank was address namin dito sa Auckland, and pangalawa, yung IRD account namin. Okay? So, hindi namin yun ma-provide kasi wala pa nga kaming bahay dito nung time na yon dito sa Auckland. As in, wala kaming physical address. So, anong mapuprovide namin sa banko? So, ang sabi ng bank, possible na makapag-open ka, okay, ng na ma-activate naman yung bank account mo. Possible naman yun, as long as yung meron kang ipuprovide na IRD, yung inland revenue nga. Yun, kumbaga yung sa tax dito, sa taxation dito sa New Zealand. So, kasi para makapag-work ka, in order for you na makareceive ng sweldo, kailangan mo nang mag-provide sa employer mo ng tax number, yung tax details mo. So, kailangan mong mag-register talaga sa IRD. So, nung time na yon hindi namin pa siya na-activate yung bank account namin kasi nga kailangan namin ng IRD. Ang issue was, hindi namin ma-applyan yung IRD kasi naka-offline nung time na yon yung website. So, kailangan pa namin antayin na mag-online, maging online yung IRD website bago kami makapag-apply, makapag-register ng account namin. So, ang sabi ng bank, maski wala ka pang physical address, as long as meron kang IRD account, pwede nang ipresent yon as document dun sa bank account mo. Ngayon, like the following day, nag-online naman yung website ng IRD. So, nakapag-register na kami. So, immediately, na-activate naman namin yung account namin sa IRD. So, some of you might ask, ano yung nilagay naming address dun sa IRD account? Kasi, pag nag-create ka rin ng IRD account mo, mag-a-ask din siya ng physical address mo dito sa New Zealand. Okay? So, we were fortunate enough na meron kaming kaibigan dito. So, yung address nila ang ginamit namin. Pero at first, actually, nung kin-create namin yung account namin sa IRD, yung ginamit naming address was yung school address ni husband. Which is, wala namang problema sa IRD. Like, nag-validate naman, na-activate naman. Okay? So, ang issue was, yung nung pin-provide na namin yung account details namin sa IRD, sa ANZ Bank, nung nagpunta na kami ulit sa ANZ Bank, ang sabi ng ANZ Bank, hindi daw siya pwedeng tanggapin as valid address, home address, yung school address. Okay?
So, we were fortunate na meron kaming kaibigan dito na pwede naming magamit yung address nila sa bahay. So, nagpaalam kami dun sa kaibigan namin, pwede bang gamitin yung address niya sa bahay para magamit namin sa bank at sa IRD. Okay? So, ang requirement ng bank was, kailangan daw yung address na ire-register mo sa bank is same exact address nung nakalagay dun sa IRD account mo. And kami, yung nung kin-create namin yung IRD account namin, ang nilagay nga namin was yung address ng school ni husband. So hindi sila parehas kasi nga yung naka-register namin sa bank was yung home address ng kaibigan namin, tapos yung sa IRD naman was yung school ni husband. So ang sabi ni ng bank was bumalik kayo ng IRD, okay? Ipapalit nyo ng same address, ng home address, kung anong ginagamit nyo dito sa bank account. Kailangan match yun, okay? So, it so happened naman, yung IRD office, katabi rin mismo, as in, lilipat ka lang ng building, andun ka na mismo sa IRD. Kasi yung Manukau na Westgate Mall, katabi niya yung IRD office. And at that time, pasarado na yung office actually. Nahabol namin. Okay? Hindi namin chinek online. Although meron pala guys, merong option sa IRD website, sa account mo mismo, online, pwede mo siyang palitan ng address doon. Okay? And dahil pasarado na yung bank, at the same time, pasarado na rin ang IRD office, kailangan namin tumakbo. So, hindi na namin siya ni-research. Dahil alam namin pasarado na 4 o'clock, pasarado na yung bank. At the same time, ganun din ang IRD. And late na kaming nakarating sa banko. That was around mga 3 o'clock na yata. So, tumakbo kami. Hindi na namin siya ni-research. Pagdating namin ng IRD, ang advice sa amin, pwede nyo siyang palitan from mobile, from account ninyo. Pwede nyong i-update kahit mismo kayo lang. Hindi nyo na kailangan na ipa-change pa sa amin. So, yun, nagawa namin siya from mobile. And then, tumakbo ulit kami pabalik ng ANZ Bank dun sa mall, dun sa Westgate. Tapos, ang sabi sa amin nung tiga-banko na nag-handle sa amin, maski daw mahaba yung pila, diretso na kami sa kanya, no need na pumila pa kami since nga siya yung kausap namin. So, immediately, nung pagbalik namin ng banko, in-entertain niya, in-accommodate niya kami, tapos, yun, dire-diretso na. Pinakita namin sa kanya yung account information namin sa IRD, tapos match na sila nung home address namin dun sa bank account. So, he was able to activate our bank account. So, kailangan talaga guys, requirement na may physical address kayo dito sa New Zealand para ma-activate ang bank account nyo. Okay? So, requirement talaga yun. Ang tawag dito, yung sa IRD, okay? As I said, kailangan match yung physical address ng account nyo dun sa IRD at saka yun sa bank account niyo. Okay? Later on, pag nakahanap na kayo ng bahay nyo, pwede nyo naman siya kasing anytime i-amend yung address. So, ganun yung ginawa namin once na nagkabahay na kami, nakahanap at naka-approve na kami ng bahay dito sa Auckland, in-update namin siya. Okay? And then, yung mobile banking guys, meron yon activation, i-activate nyo yon, i-assist kayo mismo ng banko once na na-activate yung account ninyo, tutulungan kayo i-activate yung mobile banking ninyo, tapos bibigyan kayo ng ATM card, wala pa yung name nyo doon, nakalagay lang doon yung card number, wala siyang CVC. So, safe yun guys na gamitin dito sa cashless transactions dito sa New Zealand. Kasi, yun nga,
maski iabot mo siya or ikaw, usually naman ikaw yung magsaswipe sa mga machines pag may transactions dito sa mga establishments dito sa New Zealand. Ikaw naman yung magsaswipe sa machine. Else, even if makita naman yung card ng iba, wala siyang CVC code. So, safe naman yun, guys. Pwede rin na i-request ninyo yung merong names ninyo sa ATM card with CVC, of course, kasi kailangan nyo yun sa mga, dun sa mga online transactions ninyo. Kung kunyari gusto nyong mag-shopping online, kung meron kayong transactions na gagawin that require CVC number, yung 3 digits sa likuran ng ATM. So, kasi yung ipoprovide sa inyo ng banko, ang tawag doon is EPFOS. Ang pronunciation, teka, tingnan natin. POS. Ang pronunciation niya is EFTPOS. So, yun. EFTPOS technology was first introduced to New Zealand by the Bank of New Zealand in 1985. Through a pilot program with petrol stations. The system was developed by the Bank of New Zealand and the New Zealand Retailers Association to speed up the checkout process and reduce the need for cash and checks. So, FPOS can be used in card terminals. Debit cards can be used in card terminals as well as online and via other payment channels like phone payments. Enables cardholders to take out cash when they check out at retail outlets. Generally, it is not possible to withdraw cash at retail checkout. So, hindi pa namin natatry mag-withdraw, guys, using that EPFOS. So, yun. Kasi kami, ang ginawa namin, nung in-offer naman kasi sa amin ng bank, if gusto namin ng ATM with our names, nag-okay kami. Although, yun nga, kasi dahil i-deliver yung mga yun kasi dun sa registered home address namin, which took around like 5 days yata bago nakaabot dun sa friend namin. And we had to use a debit card for a transaction online, and dahil wala pa naman sa amin yung mga debit cards nung time na yon, hindi pa namin nakukuha dun sa friend namin. Ang ginawa namin was tumawag kami sa banko, tapos ang bank in-advise kami na pwede kaming issuehan ng debit cards, ng ATM cards, na ang tawag dito, punta kami ng bank, tapos i-issue yon, may CVC. So, yon pwede yung gamitin for online transactions. At saka dun sa Apple Pay, yung mga gumagamit siya ng Apple Pay, pwede yon gamitin for Apple Pay. So, ayun, ang ginawa namin, bumalik kami ng banko, ni-request namin yon. May pangalan ba natin yung in-issue from bank or wala rin pangalan namin, pero ang difference is meron na siyang CVC, so pwede siyang gamitin sa Apple Pay at saka pwede siyang gamitin sa mga online transactions ninyo. So ayun lang, guys, kasi ang tawag dito, to sum it up, pag mag-o-open kayo ng bank account at ng IRD, okay, mabilis lang as long as andito na kayo physically. So, kesa sa ma-hassle pa kayong maghanap ng documentations, tapos sumagot ng pagkadami-daming tanong, back and forth, kung saan man kayong bansa, papunta dito sa bank, dito sa New Zealand. Kasi once na andito kayo, ang ipoprovide lang naman ninyo was passport at yung visa copy ninyo. So, yun lang. Yung dalawang items lang na yun, at saka pala yung IRD. Yun, yung tatlong yun ang kailangan pag nag-open kayo ng bank account. So, as long as andito kayo sa New Zealand physically, ano lang, in half an hour lang,
mapaprocess na lahat ng bank account ninyo. Mapaprocess na yung bank account ninyo. Ma-open yung bank account, ma-activate yung online banking, yung mobile banking ninyo mismo upfront dun sa bank, dun sa real time na pagpunta nyo dun sa bank. So, mabilis lang siya. Yung IRD naman, guys, gawin nyo rin siya pagdating nyo na dito ng New Zealand. Kasi, i-require yung mobile number dito sa New Zealand. Okay? At syempre, kung andun kayo sa bansa ninyo, kung nasan man kayo, paano kayo magkakaroon ng New Zealand SIM card, di ba? So, kailangan andito kayo physically sa New Zealand para makapag-activate kayo, makapag-register kayo ng IRD account ninyo. Tapos, yung IRD naman, dalawang ways para ma-open nyo siya, para ma-register nyo siya. It's either online registration or kailangan nyong magpunta physically sa IRD office. Yung online registration, mas mabilis siya compare sa pagpumunta kayo para mag-register dun sa IRD office. So, yung sa online, it would take like an hour lang, ma-activate na yung, mako-confirm na yung account ninyo kung online registration versus dun sa physically, mag-visit pa kayo ng IRD office, it would take, I think, 3 days yata, yun yung sabi nila, bago daw ma-confirm yung account ninyo sa IRD. So, ayun lang guys, I hope this video would help yung mga may plano dito magpunta ng New Zealand at nag-iisip kung ano ba ang dapat asikasuhin, ano ba ang dapat gawin kung magpupunta ng New Zealand. Unless of course kung pupunta kayo dito for tourism purpose, kung wala kayong planong mag-work dito. Pero kung pupunta kayo dito as student or as open work visa or as migrants, kung may plano kayong magtrabaho dito sa New Zealand, okay? Kailangan nyo talaga yung dalawang item na yon, bank account at yung IRD account ninyo. So, ayun lang guys. I hope this video helps. And please comment down below kung may questions kayo. Please like and subscribe. And see you again soon. Bye!